Hi guys! Welcome back again sa aking channel. So for today's video, i-share ko lang sa inyo yung product na kung paano pumuti. So before talaga guys, hindi talaga ako maputi. Nung pinanganak ako, kayumanggi yung kulay ko. So nung elementary ako guys, sobrang itim ko, as in. Kasi hindi pa ako conscious sa balat ko, hindi ako palaiwas sa araw. Hindi ko rin alam na sobrang pangit ng epekto ng araw sa balat. So, mahilig nung grade school ko, mahilig ako maglaro. Hindi pa ako yung isip dalaga, ganun. And mahilig din ako maligo sa dagat. So, talagang nasunog yung balat ko, as in super itim. So, insert, pakita ko sa inyo yung picture. So, ito yon guys. Ayan. Kita niyo ba? Sobrang itim ko dyan, as in. And sobrang payat ko pa din. So yan guys, ako ay grade 6. So noong naging high school na ako, parang nag-umpisa na akong ma-conscious sa balat ko. Parang inisip ko, ba't yung iba mapuputi, makikinis, ba't ako, balat ko maitim. Tapos sobrang dry pa, as in. Yung alam mo yun, nagbabalukis-kis, yung talagang meron siyang parang balat ng ahas. Naggaganon yung balat ko sa sobrang dry and sa sobrang itim. So, nung nag-start ako, una ko munang tinry na product is yung Perla. Yung Perla na white. Wala akong stock, wala akong ganun ngayon. Pero alam niyo naman siguro yung Perla na white. So, mura lang siya nun, wala pa siyang 10 pesos noong nabili ko. So, kaya ko siya naisipang gamitin, napanood ko siya sa isang segment, mga babae na bathing suit, basta ganon, sa isang noontime show na sabi niya ginagamit, yung asawa ngayon ni Bandol Kison, parang siya yun eh, yung ginagamit niya noon yung Perla. So, sobrang puti niya, sobrang kinis. So, ginamit ko din. And then, sinabayan ko ng dab. Ginagawa ko, kinukuskus ko muna siya sa bimpo, kukuskus ko sa balat ko, as in kuskus talaga. And matagal bago ko siya banlawan. And then after nun, yung dab naman ang isusunod ko. So kuskus ko din siya sa aking balat. And napansin ko, medyo nag-light yung skin ko and kuminis. So habang tumatagal, parang nananawa ako sa ganung routine kasi sobrang tagal. Sobrang kailangan mo ng oras bago mo mabanlawan yung balat mo. So ang sunod ko naman tinry, yung napanood ko sa TV, is yung Silka Papaya. So, lahat naman tayo, alam naman natin kung ano yung sabon na yon. So, nung tinry ko yon, pumuti ako. As in, pumuti ako. Hindi rin ako naglalabas ng bahay nun. So, sinabayan ko siya ng skin white. Yung kauna-unahang labas ng skin white na whitening lotion. So, sobrang bango niya, kaya lang wala na siya ngayon. So, yun ang pinagsasabay ko. After Silka, yung lotion na skin white, ginagamit ko. And then, hindi ako naglalabas ng bahay, hindi ako nagpapaaraw. And then, nung nakita ko nung tiyahin ko, sabi niya, ang puti ko daw. As in, ang laki ng pinuti ko. At napansin ko naman na talagang pumuti ako. And then, ang ginagamit ko pa sa mukha is Silka na cleanser. Diba, may cleanser din sila. And then, after na nilalagyan ko ng pants fluid. Kaya lang, wala na ngayong stock ng pants fluid. Kasi sobrang effective din yun, guys. And then, syempre, habang tumatagal, parang nawawala ng effect sa balat ko. Hindi ko alam kung ba't ganun. Pasensya, nag-isa medyo mainit. Pinagpapawisan tayo. And then, after nun, sinunod ka namang ginamit is Likas Papaya. So, medyo pricey lang siya, pero malaki naman siya. So, nung nag-bakasyon ako sa Maynila, syempre, di ba pag Maynila, automatic na nakakaputi, tubig pa lang kasi may chlorine, nakakaputi na sa balat. And then, sinasabayan ko pa rin siya ng Likas Papaya and then ng Skin White ulit na lotion. And then, siguro nag-vacation kami doon mga 2 months. Nung bumalik ako dito, as in, sobrang puting-puti sila sa akin. As in, ano daw, ginamit ko sa balat ko, but sobrang puti, sobrang kinis. So, effective din siya sa akin. Lalo na kung nasa Maynila, ha? Kasi nga, yung tubig nila is may chlorine.
isa yun sa number one nakakaputi ng balat and nakakatulong sa mga ginagamit nating product. So ngayon, nung bumalik ako dito sa probinsya namin, habang tumatagal, ganun na naman yung balat ko. Pero hindi na katulad ng dati na sobrang itim. Medyo hindi na siya sobrang puti, pero katamtaman lang. And then, nung nagtrabaho ako, syempre, gumamit ulit ako ng ibang sabon. So, natuklasan ko itong sabon na to. So, ito na nga yun. Itong Kojisan. Alam naman natin lahat na to, diba? Karamihan sa atin. Alam na itong product na to, itong Kojic na to. So, nung tinry ko itong Kojic na to, after siguro mga 2 weeks, bumalik na naman sa dati yung balat ko. Pumuti na naman ako. And then, sinasabayan ko pa rin siya ng lotion. At ang lotion na ginagamit ko ngayon is itong Nivea Extra White Smooth and Firm. So, nabili ko to sa Watson. Hindi ko lang matandaan kung magkano yung price niya. And, balik ulit tayo sa ginagamit kong soap. So, after 2 weeks, pumuti na ulit ako. And, meron pa siyang effect na micro-peeling. Yung maliliit na pamamalat. Yun nga lang, sobrang effective niya. Kaso, sobrang bilis niya ding makadry ng balat. And, hindi sapat yung ginagamit ko na Nivea para sa para maalis yung pagka-dry ng balat ko. So, ang ginagawa ko, gumagamit ako nitong Jergens. Itong Jergens na to ay Ultra Healing, Nourishes, and Heals. So, nung, in-order ko lang to sa Lazada. And nung ginamit ko to, hindi na nagda-dry yung balat ko. Kahit gumagamit ako ng Kojic soap, hindi na siya nagda-dry. So, kung tatanungin nyo ko kung ano yung pinaka-the best na nagamit kong soap, so, ito lang yung isasagot ko kasi sobrang effective niya talaga, guys. Ewan ko lang sa iba. Pero, guys, kung bibili kayo ng Kojisan, mas mabuti kung bibili kayo sa Mercury Drugstore. Kasi doon, as in, doon talagang makakasigurado ka na original yung mabibili mong soap. Kasi meron na kasi nitong baking soap. Marami nang gumagaya nito kasi nga effective talaga siya. Kung gusto niyo talaga na sure kayo sa soap niyo, doon na kayo pumunta sa Mercury Drugstore. So, sa Watson meron din ito. Siguro naman original yung binebenta nila sa Watson. So, yun na nga guys, sa kasalukuyan ito pa rin yung ginagamit kong soap and super love ko tong soap na to and sobrang ito talaga yung nakapagpuputi sa balat ko. And yun lang guys. So, I hope may natutunan kayo or nagustuhan niyo yung video na to. And please don't forget to subscribe to my channel and please give it a like kung nagustuhan niyo. And kung gusto niyo pa ng maraming videos mula sa aking channel, just subscribe lang kayo. And thank you very much and see you on my next video. Bye!